Ang fresh ko. Fresh air. Pasing fresh ko. May sakit na, nagtatrabaho pa. Pag nasa ospital kami, alam nyo na po na si Kadet. Oh. May pre. Loko-loko ka? Bakit kaya tayo mga Pilipino mga kapanalig nung kahit mainit ang panahon ng hilig sa kape? Pag-isipin para huwag sumakit. Yes. Dede, kung kailangan mo na talaga magpa-check up, magpa-check up ka na. Wala kahit anong patawa natin si Kadede malungkot. Wow, pwede na ang tumambay. Simulan na ang magbulita kasama si Luis TV. Magandang tanghali mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At alam nyo, nakaduktong lang to. Siyempre, may tubig na tayo, ayun. So ngayon, iba naman topic natin, si Kadede naman. Oh, si Kadede, nakagabi pa ang masakit ang tiyan. Ano ba nangyari sa'yo, Kadede? Oo, magpa-check up ka na kaya? Yung nakagat ka nga ng ano, pina-check up kita ngayon, magpa-check up ka. Hindi, baka nasusuto ng tuta sa loob. Na ano? Nasusuto ng tuta. Tuta? Anong tuta? Aso. Ba't masusuutan niya? Nasakit eh. Baka buntis ka, baka naglilihi ka kasi kanina nasusuka ka eh. Nalawayan. Ang tigas ng tiyan mo kasi eh. Kaya ah? Baka nga niregla ka. Ganyan talaga pag ano eh, nasa ano ka ng mens eh. Masakit talaga ano. Umakit yung matres. Oo nga. Pahilot kaya natin. Mahirapan ka magkaanak niyan. Meron ka ba maghihilot? Oo, meron nga. Saan? Ako maghihilot. Gusto mahihilotin kita. Kuha ka na ano yung bayabas. Hindi kang hihilot, delikado ako. Hindi, kung kumuha ka nga ng ano ng bayabas. Tapos nguyain mo. Tapos langgasin natin. ano tuli? Tuli. Ayan, nandito rin si Inday ngayon. Maraming salamat pala sa masarap na pagkain ni Inday kanina mga kapatid. Dahil nagluto siya ng, ano tawag na sa luto mo, Inday? Ubod? Ubod ng nyog. Oh, first time ko nakakain ng mga kapanalig kasi ang nakakain ko lang yung sa kawayan. Yung pinaka tawag doon. Labong. Oh. Lumpiang ubod. Oo, lumpiang ubod. Ang dami kong mga first time na nakain simula nung dumating dito si ano, si Inday. At syempre si Utol din, no. Yung mga unang dating niya dito, marami tayong natutunan sa kanya. Yung sili na atsara mga kapanalig, yung pa isa. Kailan ka gagawa ulit noon? Paway sila. Dapat may gloves ka na. Kasi nagiinit yung kamay ni ano eh. Ni Inday. Oo. Sa ngayon, ito. Busy pa rin si Kuya Terry dito mga kapanalig at si Utol sa paggawa. At si Kadede, medyo titingin-tingin muna siya dito kasi nga masama ang pakiramdam, no. Yan. Yan. Si Daddy Oms, yan. Nagpapahinga lang din yan dahil kumain na naman ng sardinas. At mamaya bukas din. Baka hindi na naman ito makatayo bukas. Kasalanan ni Inday. Ah. Kasalanan ni Inday, alam na bawal yung sardinas, nilalagyan ng sardinas yung ulam. Hindi, paborito mo po yun yung sardinas na tayo, no? Mahina. Oh, kahit bawal. Kasi lahat naman bawal kasi masarap mga kapanalig. Oo, yun ang kasabihan eh. Kadidi, asama na ng pakiramdam mo pero ikaw talaga trabaho ka pa ng trabaho dyan. Sasabi ko sa iyo eh, bilisan mo ha para matapos. Ganun. Sikaw, Utoy! Saan na napunta? Kautoy! May ano dyan? May cannibal dyan? Baka ma-wrong turn ka. Kung saan saka lumulusot, ikaw bata ka. Hindi ka pa lumalaki. Hindi nga ko ano. Trespassing na pala dun. Trespassing na yan. Hindi na sa atin yan. Oo, hanggang doon lang. Dyan. Ito, akin pa yung part na yan. Ayan, si... Ha? Bali, ano na yan? 464. Square meter. Nadagdagan na doon eh. Kasi dinagdagan ko nung nakaraan. Magdadaw lang ako ng 30k. Pero 80k yan eh. Yung 100 square meter. Hindi naman. Baka dyan lang yan sa puno. Ah, malaki puno. Oo, yan. So, pinapalawa ko kasi to para masarap tambayan. Ang fresh ko. Fresh air. Pasing fresh ko. Ito na si Kuya Terry mga kapanalig na nakapaglagari na ng plywood. So, i-connectan niya na yan dun sa may, tawag dito, dos por dos ba tawag dyan? Para may salpak na sa ating poste. Right. Grabe si Utol, gigil na gigil, oh. Ganyan. Yan. Ganyan ang tama paglalagari, kailangan nakagat labi. Oh. Yeah. Oh, kaya ba yan, Tol? Go. Ako mamaya tutulong ako. So, ang target namin ngayon dahil, ano na, ang oras natin ngayon ay
alauna 5 na. Ang target lang namin makabit yung ano, yung forma. Hindi na kami makapag-boost ngayon, mga kapanalig, dahil ano na tayo sa oras, no? Hindi na tayo aabot. Kaya ayan. Kung ano lang yung magagawa ngayon, alam nyo naman dito, hindi naman sapilitan dito, hindi kailangan pair sa inyo sarili. O kung ano lang yung kayang gawin, ayun lang, di ba? Grabe to si Kadede, dapat may award to eh. May sakit na, nagtatrabaho pa. Hindi rin manaris ang sakit kahit nakatigil. Mas nararamdaman mo pag nakatigil. Ah, sige pre, pakitapos yan ha, pakibilis. Yung pala gusto mo, ayaw mo magpapigil ha. Kanina ka pa namin pinipigilan. Sabi ko sa kanya, magduya na lang siya doon sa ano, kubo at magpahinga. Pero ayaw niya eh, hindi raw siya komportable nang walang ginagawa. Kaya nagpupukpok na naman dito. Kaya ang next vlog ko po, pag nasa ospital kami, alam niyo na po na si Kadede sinugod namin ha. De, joke lang. Joke lang po 'yun, wag naman sana mangyari. Nagpupukpok lang dito, kinakabit niya yung mga pako. Sa mga poste na ganito, sa mga porma, mga kapanalig. Yung pako kailangan idapa mong ganyan para talagang kapit na kapit. Kasi pag binaon mo yung pinakaulo niya, minsan niya kumakawala eh. Diba? Tsaka mahirap hugutin pag binaon mo. Tama ba ako doon, Foreman? Nabubunot, diba? Dahil sa ano, bigat nung semento sa loob, bubuka siya mga kapanalig. Kaya ganyan ang diskarte. Yan. Lupit mo talaga, kadwedwe. Dahil may tubig na tayo dito mga kapanalig, ang pinaka-target ko ngayon ay bumili ng mga extra kaldero, kawali at yung mga gamit sa pangluto. Para pag nandito kami, pwede na kami magluto dito. Magsisindi na lang kami or magsisiga na lang kami mga kapanalig. No? At meron din naman kalan, bibili na lang ng butane. O, wala nang problema. Pwede na maghugas ng pinggan dito, ayan, maligo. Yon, si Forma natin nag-request ng kape para baka sakaling mawala yung sakit ng tiyan niya. Pwede ring madagdagan, basta depende. Lagyan natin ng bulong para ano, mawala yung sakit ng... Lagyan ko bulong ha? Sige. Bubulong. Tapos ano natin sa tubig. Parang lalang lumala. Ha? Oh, Latin no? Ambot. Ambot. Ayan na. At nakikita natin na nagbobota na si Inday dahil may plano ng uwi ka na, Day. Hindi, wala akong lulutuin ngayon. Wala ka ba lulutuin ngayon? Kasi meron tika daw. Ah, may tinapay. Ah, kaya hindi uwi si Inday. Oo. I'm free. I'm free. All right. So, meron kasi tinapay. Bumili ako kanina ng tinapay doon sa taas, sobra. Dinala dito ni Utol mga kapanalig para meron tayong merienda, no. At ang dami ko nang kinikwento, kaya magiinit na tayo ng tubig. Magpapalambot tayo ng tubig. Tara, maglalaga tayo. Busy sila doon, ako busy sa pagtimpla ng kape. Napaka-importante sa grupo na to, importante talaga ang kape mga kapanalig. Oh, lagi naghahanap si Kadede. Tinatanong ni Kautoy, saan daw kami nagiinit ng tubig? Kami dito, ready kami, parang Boy Scout, Girl Scout kami dito. Nagiinit kami ng tubig dyan sa pamagitan na yan. Charot! Oh, ayan. Teka lang kami, tapos may butane. Okay. Diba? Sa susunod, basta pag dyan, lagyan ng lababo. Nako, napakaganda niyan. First time mo ba makakita niyan? Hindi ako nakakita lang ganito. Kaya sabi ko sa iyo, paano kung hindi ka nakapunta dito? Wala. Oo, hindi ko rin alam kung ano tawag dyan. May ano ah? Yung tawag ano? May saltikan? Oo. Ano, pindutin mo, tapos lagay mo yung daliri mo dito. Oh, may kuryente yan. Oh, may kuryente ba? Gusto ko na sana mag-init ng tubig kasi ano yun? Tinitingnan mo pa. Hindi, sige. Okay, pare. Gusto mo magkape? Mayroon ka ba sa kape? Ayoko. Bakit? Wala pa naman kape, hindi ayaw niya. Hindi, meron kape dyan. Kaso nga lang, kulang yung baso. Kakape din sana eh. Ayos na. Ano na ako magkakape? Oh, sige. Hindi, meron dyan. Sipag ni Utol talaga oh. At ayan ang mga panalig. Sipag ni Utol. Dyan ako nagmanang ng kasipagan kay Utol. Ayan. At si Inday nagmana sa akin ng kasipagan. Kasi sumunod doon sa akin, di ba? No? Pasa-pasa lang, no? Sumunod sa akin niya si Inday eh. Oh. Mana-mana. Pati yung toyo. Namana. Ito yung inasikaso ni Utol kanina mga kapanalig. Winelding niya, no? Ito yung inano kong cross. Nasabi ko para hindi pumasok yung masasamang spirit dito. Nice na. Ayan. Ah? Sino gawin natin cross to yung, dyan? Di ba kanina wala to? Oo. Oh. Ito yung tuturok natin sa ano. Sir, pag hindi nakasurvive si Kadede sa ano, sakit ng tiyan, ito yung ano natin sa ano.
Joke lang. Dahil mahal namin yung sa kadede. Alam nyo naman mga kapanalig, simula umpisa pa lang, kami dito sa ting kapanalig ay inaalagaan namin ang isa't isa, di ba? Si kadede nung nakagat ng aso, pinagamot natin. Siyempre kung ngayon, sa sitwasyon ngayon, kung kailangan nating paggamot si kadede, ipapagamot pa rin natin mga kapanalig. Siyempre dapat ihiling natin sa bawat isa na maging maayos ang pakiramdam. Kaso matigas din ulo. Ayaw sumunod, magpahinga eh. Kasi natakot na ibawalan daw ng doktor. Oo nga, kaya ayaw magpahinga. Oh, basa-basa. Hindi, sa bagay, sakit ng tiyan lang naman yan eh. Hindi, kasi kadilati kasi, ano yun eh, malakas kumain. Wala, chinismis eh, no? Oh, ano na, busog na, subo pa rin ang subo eh. Kaya ganyan, na-empacho, no? Kaya ikaw, Utoy, mga kapanalig, yung ganitong lugar, eh, hindi na bago. Kasi yung lugar niya doon, sa ano ka liyo, di ba? Sa Pascual. Oo. Bukid din? Nasa gitna pala yan. Nasa gitna. Paano kung kailangan nyo ng tulong doon? Ang layo ng kapitbahay mo? Hindi. Pag sumigaw ko ng help, hindi ka maririnig? Dati, mahirap kasi hindi siya napapasok ng motor. Oo. Sinasakay sa kalabaw, katulad ng mga buntis, pag nangangalak, sinasakay ng kalabaw. Ah, sa kalabaw. Pero ngayon, wala. Ano na? Oo, may kalsada na siya. Ah, may kalsada na? Kasi na yung tricycle. Yun. Ayun, maganda talaga. Ay, magtitimpla pala ako ng kape, no? Ang dami kong daldal. Tulad ng dati, ngayon yung lang makikita sa vlog ko na magtitimpla ako ng kape. Bihirang-bihira po mapakita sa vlog ko na nagtitimpla ako ng kape. Ano? Wala akong magagawa. Bakit? Utos ni Forman. Utos na. Hindi, ang dalas ko kasi i-vlog yung kape. Kaya alam nila. At ito na po si Forman, pinagpawisan. Ah, yan ang maganda yung pagpapawisan ka kasi lalabas yung sama ng ano eh, yung toxic sa katawan mo. Maganda yung pinapawisan kasi magpapadoktor. Oo, tama. At pagkagamot sa doktor. Ba't takot na takot ka sa doktor? Abay, pagkagamot chiti yan. At sabi siya akin, bawal sigarilyo, bawal ang ala. Hindi naman yung nagagamot chiti yan eh. At ang babawalan. Yan ang taong may prinsipyo at ano, paninindigan sa sarili. Huwag ka makikinig sa doktor kahit nga sabihin kasi tama ka. Hanggat malakas ka pa, huwag ka magpapadala sa doktor. Dapat yung medyo naghihingalo ka na. Yung lupa mo ha, tabing daan pa naman yun ha. Pamana mo sa amin ni Utol. Ito na, natutuloy na. Hindi, joke lang. Naghihingalo na, hindi na sa hospital. Sa ordinaryo. Morgue na agad. Joke lang po yung mga ganun ha, mga kapanalig. Baka masamain nyo po. Dito sa amin, mga biruan lang naman yun. Pero kung mangyari man, okay naman, may pang ano naman po kami. Hindi, joke lang po. Hindi, may pang ano naman, may pambili po ng mga chichirya, kape. May plywood naman dito. Loko-loko ka. May plywood. Dadalay, kinis kambing lang. Uy, pinalalaan nyo, masakit lang yung tiyan ni Kadede. Kayo parang, kayo talaga, oo. Sinday talaga. Sumunod ka nga sa akin. May ano ka rin, maloko ka rin. Pala, may memorial plan na. Oh, memorial plan na. Ano? Hirap. Joke lang. Mahal namin niya si Kadede. I love you, Kadede. Alright. At yan si Utol, mga kapanalig, na busy lang. Ano para saan niya, Tol? Pang-brace mo saan. Ah, pang-brace. Yun na, sikaso niya yung kawayan. At after netong ano natin mga kapanalig, iniinit natin, tutulong din tayo doon. Siyempre ako nakatoka ngayon sa pagtitimpla ng kape. At mamaya, pag sinalpak na yung plywood doon sa pinaka-poste, tutulong tayo doon para mas mabilis yung trabaho. Sabi nga, basta tulong-tulong, eh kakayanin natin lahat. Diba, Inday, no? Yes! 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 Alright! Yes! Tulong! Huwag ka na tumulong dyan! Parang makakaano ka lang, makakatagal. Ganito lang yan eh. Ay sa bagay, naghalo ka nga pala semento, no? Tapos ito, ako magmimetro. Plywood. Ang tawa. Pang luka-luka yung tawa ni Inday, no? Parang pang ano yung pang baliw. Daddy ba? Matutunan ko din to. Ayan si Daddy Oms ngayon mga kapanalig, inaano niya lang, no? Tinatanggal niya yung mga sobrang, ano? Sobrang kahoy dun sa steps natin kasi makakadapa yan, delikado. Si ano? Si Kautoy, tinatawag na ano, nakadede si Kautol. Magkamukha na kasi yung dalawa. Tuwing gabi magkayakap. Oo. Kaya tingnan nyo, magkamukha na, nalilito na si Kautol. Kasi kahit saan pumunta, pagka may lakad kayong, yung hindi malaintindihan ko, sino ba na kaya po sa isa't isa. Naglilingkisan yung dalawa, kaya naghihinala na ako dyan eh. Nag-brilliant ka na iba? Kasi lang, tingin ko yung brilliant, hindi siya mukha pinapahin. Dito. Si Kadede, umiinom na rin ng pills ngayon mga kapanalig, pampalaki ng dibdib. Oo. Nag-aana na siya, tawag dito,
na pinapahal... Ang tawag na sa ano? Nagladlad na, nagladlad. Bakit kaya tayo mga Pilipino, mga kapanalig, no, kahit mainit ang panahon, ang hilig sa kape, kahit tanghaling tapat, kape yung hinahanap, no? Tapos pag nainitan, bakit ang init? Ganyan talaga tayo mga Pilipino eh, hinahanap natin yung sarap ng kape. Sa bagay, ako, hindi naman ako talaga dati madalas magkape, mga kapanalig. Dito lang ako nasanay, simula nung mga nakasama ko eh, mahilig sa kape. Oh, tsaka dati kasi ako, Mormons, mga kapanalig, bawal yung kape. Masama, oh, masama sa katawan. Sabi nila. Ano ba 'yan? Oo. Pero meron ako isa pinagtataka din sa pagkakape. Ano? Bakit yung pagkakape pagka lalagyan mo na ng may tubig bago inumin, kailangan malabog. Marami siyang nagkakape ganun. Ah, ano, kumbaga gusto nga nilang nang mainit tapos pinapalamig na ba? Ginagawa nila, pinalalamig nila sa kanila ininom. Hindi naman sobrang malamig na malamig 'yun. Maligamgam naman 'yun. 'Di ba, Day? Ate si Inday, mga kapanalig, na kumakain ng saging ngayon. Oh, dami talagang makakain dito, maglibot-libot ka lang dyan, huwag ka lang magpapaalam sa may-ari. Kadede, pero ayaw. Ha? Ayaw. Ayaw ni Kadede? Ayaw. Oo. Masilan. Sinusubuan mo na ayaw pa? Ayaw. Masilan. Oh. Masilan. Masakit dyan. Yung papatigas ka to nang natay. Tubol. Yung mahilig sa kape, oh, kape na. Oh, kape na po. Kuya Terry, magkape muna kayo. Kopi. Oh, hindi natin kailangan biglang yung trabaho. Tayo dito ay basta maginhawa. Oh, chill-chill lang tayo. Oh. Ngayon mamili ka sa lima na 'yan. Kung ano 'yung mapipili mo, isa diyan magpapagaling sa iyo. Pero 'yung lahat ng hindi mo mapipili, matutuluyan ka din. Lalong sasakit ang tiyan mo. Hindi niya ako natalsikan laway mo eh. Ano talsikan ba 'yan? Oh, gamot 'yan, oh. Natalsikan ba? Dahil diyan galing ka na. Sarap pare. Lumaki na yung mata? Ha? Ganyan talaga pag nag-LBM. Kuya Terry! Ano ka na? Kape ka muna. Ah, diba? Oh, pre. Tol, kape ka muna. Daddy Oms, kape ka muna. Sakto pala sa amin yung ano, yung baso. Lima. Lima si Daddy Oms. Ang sarap talaga na ito, no? Greatest White. Ay, si Daddy Oms mga pala. Hindi, sige. Okay lang po. Mamaya na si Daddy Oms. Mamaya na. Dahil si Daddy Oms kailangan ano yan, mag-gamot. May gatas yung kay Daddy, akin yung wala. Ay, ganun may gatas. Lagyan mo sardinas yung gatas. Gusto mo talaga pilayin yan. Ano, Dar? Huwag nang isipin na masakit ang kanyang tiyan. Ano isipin niya? Masakit ulo niya para lumipat. At least, lumipat, hindi na dyan, ulo naman. May katwiran na ako, Kadede. May katwiran na ako. Oo. Diba, tama ako. At least, yung ulo na masakit. Huwag mong isipin para huwag sumakit. Yes. Ano lang, mind over matter ang sabi nga nila. Pag iniisip mo masakit, talagang sasakit yan. Diba? Ano gusto mo? Nakakaramdam ka pa ng sakit o hindi? Para mas maganda pa, wala na. Wala na. Gusto na matuluyan. Joke lang, mahal namin yan. Yan o. Si cellphone lang yan, pero sakit ng tiyan yan. Nag-picture nga na kita. Siguro bukar na mulalim na yung mata. Ba't nilawayan mo na? Nilawayan ko eh. Nagbibiro lang ako. Gusto mo lawayan kita ulit? Hindi na, baka may rapis. Dahil siguro may problema. Umiikot na yung kape sa tiyan para masama na yung lagay. Biglang tumahimik eh. Hindi, seryoso ka, Dede. Kung kailangan mo na talaga magpa-check up, magpa-check up ka na. Ayoko nga. Oo nga. Ganun talaga, kailangan mo sumunod minsan para sa ikabubuti mo. Para gumaling ka. Sabihin mo ka, Dede, bawal sa akin ng alak na ho. Oo nga. Ang pinapayo ko lang naman sa iyo, magpa-check up ka. Hindi ko naman sinabi sa iyo sundin mo 'yung sasabihin ng doktor. Ganun. Alamin mo lang kung ano bawal, pero kung hindi mo mapigilan, gawin mo pa rin. 'Yan masarap eh. Bawal. Sarili mo naman 'yan, decision mo. Kumakain ng bawal eh. Oo, tingnan si Daddy Oms, oh. Bawal ang sardinas. Kaya bukas absent ako. Absent. Pag umabsent ang daddy, bukas ka magkasalanan. Ito na si Kainday. Maraming salamat ulit dun sa nagdala ng ano. Kasi may tubig na dito. Maglalaban na po siya dito, Rekta. Tapos dito sa hangin.
Oh, sanger. Oh. Das dapat may ipit pa kulang. Nag-request ka pa? Wala, kahit anong patawa natin si Kadede malungkot. Patawarin ko si Kadede? Ah, patawarin. Malungkot. Wala sa mood, baka mabigwasan ka. So, oras na po para umuwi si Kainday dun sa kubo. Oy, tulad ng sabi ko, mag-ingat ka kay Kautoy, ah. Ganito di ba pagkatiwala yan? Oo, oo. Isasama ko lari. Oo. Hindi na makakakyat yan pag nabalitaan namin ano, may ginawa kang semo sa ma. Sasauli ko na lang sa lipa. Oo, sa kanya lipa. Oo. Huwag ka magpapadala sa mga tatamis na salita niya, ha? Hindi. Sanay na ako doon. Hindi na. Yan. Binabalaan lang kita. Sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay mo. Shoutout po sa asawa ni Kautoy. Baka mapauwi ka na naman. Pag uwi mo, nakalaki yung ano, nakakade na yung pinto. Nakapadlak kayo pauwi na ipapasukin. Totoo po yung kwento na yun. Oo. Kasi siya kanya ko una nag-chat. Oo. Kasi malungkot talaga siya mga kapanalig dahil daw nakikita niya yung asawa niya na nakaupo tapos siya hindi siya makapasok doon sa pinto kasi nakapadlock. Oo. Sa nakapadlock? Sa loob nakapadlock? Sa loob nakapadlock kaya hindi niya maano. Ang nasasabi ko lang sa asawa mo, very good. Very good. Sa oras na ito mga kapanalig, ito na po yung nagagawa no, na pang-suporta o pamorma. Gondo. Tibay niya no. Ang daming ano, alalay na kawayan. Bubuka kasi yan eh, no? Hindi ako ha? Ah, hindi! Hindi ko na sabi bubuka! Bubuka to! Wala naman akong sinabi. Ikaw talaga. Ayan, tag team sila. Ang pagkakasambit mo, bubuka kasi kaya yan eh. Ah! Akala ko pagkakarelin. Bye bye! Bye bye! Hoy! Inday! Ayan na. So, diretso lang tayo dito mga kapanalig. Masarap talaga makipagbiruan, makipaglokuan mga kapanalig. Yan. Alam mo tayo dito eh, dapat masaya tayo dito. Bus na? Yun lang, parang kakapusin tayo sa Paco ah. Dapat pala bumili na ako kanina doon sa hardware. Yung kay Kuya Terry muna tayo makikisaksak mga kapanalig. Mga 200 ano? Oo. Sobrang 150 laang. Mga 150 daw mga kapanalig yung haba. Oo. Kaya ayun, makikisuyo muna tayo kasi matagal yung proseso mga kapanalig ng pagpapakabit ng kuryente dito. Yan. So tayo na lang bahala sa kuryente ni Kuya Terry. Kunyari umabot ng 2,000. So kay Kuya Terry 1,500 sa amin yung ano. Lugi. Hindi, baliktad. O, sa amin yung 1,500 pala. Sa kanya yung... O, pwede sa amin yung 1,800. Sa kanya yung 200. Ganun lang naman. Kasi malaking tulong talaga pag merong ano, kuryente na dito. No? Isa-isayin lang natin. Lahat ay magiging maayos. Mga ilang metro pwede rin? 150 daw eh. 150. Ay, di tama lang pala yung... O, kanina dat pala, no? Kasi kanina, nabigla ako sa presyo eh. Ang bibili ni Utol, tatlong kahon, nasa 9,000. Sabi ko, ala! Baka kapusin ang budget. Sukatin muna natin. Sukatin muna natin, Tol. Sa bagay, maganda naman yung sobra kasi magagamit pa namin naman sa pang-installation yun, mga kapatid. Bakit? Bakit? Oo, mamaya. No? Galing mo talaga. May tansi nga pala dito para sukatin natin. Para hindi tayo masyadong ano, mabigla sa gastos. Biro mo, wire pa lang, mga kapanalig, ang mahal na. Kaya hindi talaga basta-basta, hindi madaling magpatayo ng, ano, ng bahay o kubo. Lalo na pag wala pang tubig o kuryente. Ang dami pa pong ano dito, oh. Ano ba to, buko o nyog? Nyog. Kaso nga lang, ano na siya, magulang na mga kapanalig, no? Kasi pag medyo bata pa ang buko o nyog, manamis na miss pa, eh, no? Pero pag magulang na, ano na, maasim na mga kapanalig, no? Parang sa tao lang. Pag matanda na, medyo may asim pa, kaya mga ganun. May asim pa, kumbaga. Yun, naka-ready na. Yan ang the best na gawin talaga, mga kapanalig. Kompletuhin nyo muna yung pamorma bago kayo magbuhos, diba? Kasi kung hindi nyo kukompletuhin, mga kapanalig, kunyari, dalawa lang yung ginawa nyo yung pamorma. Kakabit nyo din eh. Tapos kakabit nyo isa. Magbubuhos kayo dito, tapos yung iba wala pa.
So ang gagawin nyo, hintayin nyo muna matuyo to, babaklasin nyo, ililipat nyo dun. So ilang araw pa kayo matatapos, diba? Kaya maganda, kompleto na yung pamorma. Pag lahat yan may forma na, o maghahalo ka na lang, tapos dire-diretso buhos na yan. O diba, tapos na. Ganon. Dito naman mga kapanalig sa pader na to, diba nga, tatambakan natin. So kailangan magano muna tayo dito, waterproofing dito sa pinakapader. Kasi kahit sabihin mo na hindi naman natatamaan ng tubig to, kasi nga meron pang pinakakubo, no. Pwedeng sumisip pa rin niya ng tubig sa simula doon sa ibabaw pa ilalim. Baka mag-moist yung pader natin sa loob. Kaya kailangan may waterproofing tong pader. Kadede, paano diskarte natin? Hindi pala natin agad pwedeng tambakan to kasi kailangan mga waterproofing muna natin tong gilid. No. Sa loob. Ah, ganun ba 'yon? Hindi na ano 'yun, hindi na magmo-moist. Akala ko din sa labas. Lalakmas ko ba? Sa halo. Sa halo. O sige. Ano ba mga lahok ng halo? May beans, may ano. Yellow. Carrots. Ano yung salad yun? Hindi naman halo-halo yun eh. Wala daw sa mood si paring Kadede ngayon mag-vlog mga kapanalig. No? Kaya intindi na lang natin. Kailangan niya muna talaga magpahinga. Pero grabe talaga yung ano ni Kadede, yung pagtulong. No? Kahit na may naramdaman eh, talagang porsigido. Si tatay wala rin pala sa mood kasi kumain na naman to ng sardinas. Natsaga ni Daddy Oms yun. Wow, ayan ang ating flooring. O, oh, diba? Ayos. Nandun na yung level bar, ha? Ayan, o. No? Wow, pwede na ang tumambay. Yung hideout, o. Oh. Yan, dito tayo lagi tatambay sa may bandang, ano, bintana. Para presko. Ayan yung view natin dito. Mm. Hello! Hello, animals of the world! Puro ibon lang naririnig natin mga kapanalig. Pero may payo dito si Daddy Oms. Ano yung about sa ahas, Daddy Oms, para hindi pasukin? Bababa ng konti yung labas. Ah, bababa ng konti yung labas. Para hindi makapasok pa rin siya. Ah, tama. Kumbaga, meron pang pinaka ano. Hindi siya basta-basta makakaakyat. Yun. Taas, no? Nice. Sarap sa feeling. Yung sana pala, inabangan na namin ng paglalagay ng ano mga kapanalig ng exhaust fan kasi nga dito sa bandang ilalim pag summer mainit, pero sa mga panahon ngayon okay naman, no? Sabi ni Daddy Oms dito pwedeng maglagay ng exhaust fan kaya ano na lang namin yung grinder susukatan namin para pag nandito tayo sa loob ayan na pag gusto natin buksan para talaga umikot yung ano yung hangin di mas ayos, di ba? Mas makakahinga tayo ng maayos dito sa loob at hindi tayo pagpapawisan. Eto na naman si Kadede mga kapanalig na ayaw magpapigil. Talagang hindi siya nagpapahinga mga kapanalig, no? Ayan, o. No? Magpahinga, tigas ng ulo mo, ha? Ha? Nasa kasit pag nakatigil. So, tapawa niya na to mga kapanalig. Si Daddy Oms kaya okay na siya, kaya siya doon. Sa oras na to mga kapanalig, pinagpuputol tayo ni Foreman ng 10mm na bakal para panduktong doon sa may mga poste. Ayan, bitin kasi, no? So, duduktongan natin yan para humaba. Nandito lang ating lagare. Let's go! So, after kong maglagare mga kapanalig, pinagawa rin ako ng stirrup ni Kadede. Kaya ito. Tapos na oh. Master oh. Yes. Salamat. Alright. Sana tama lahat. Yun oh. Sinasalpak na nga po yung nagawa nating stirrup mga kapanalig. Tama-tama. Swak na swak eh. Ganyan ako kagaling. Oh ha. Alright. So tapos na ang trabaho natin ngayong araw na ito mga kapanalig. Babalik na tayo ng kubo para makapagpahinga. Ay. Nandito na tayo sa kubo ngayon mga kapanalig at mahaba ako sabi ko naman sa inyo na malamig na talaga dito sa Kalaka. Maraming salamat mga kapanalig sa suporta at maraming salamat dahil nakaabot kayo dito sa dulo ng aking video at magkita-kita na tayo sa next vlog. Talagang malapit na po matapos yung underground na yun. No? Tulad na sinasabi ko, after nung underground na yun, stop muna tayo para makapag-focus naman tayo sa ibang content.
At meron akong isang balak na bilhin, mga kapanalig, para magkaroon naman ulit ng kulay yung aking vlog, no? So abangan nyo na lang po yun kung ano yun, para pag nagta-travel tayo eh meron dagdag sa vlog natin, mga kapanalig. Meron na ako dati nun eh. So try natin ulit na bumili para naman ano yun, pati yung vlog ko eh na-enjoy ko rin pag may makikita tayong mga gandong lugar. So ayun, mga kapanalig, hanggang dito na lang po. I love you all at lagi kayong mag-ingat. Simulan na magkulitan.